sa inyo mga kabatang. Ito na naman po tayo. Oh, ito po, meron po tayo dito isang water cooler. Ngayon, ang problema po nito, hindi raw po nalamig. Ngayon, i-check po natin siya one by one. First of all, i-check muna po natin yung power supply niya kung wala pa siyang grounded. Tara, check po natin. Ayan po. So, okay naman po siya. Tignan po natin line to ground. Line to ground. Okay naman po siya. So, ngayon, second option po natin. Check po natin yung compressor. Para check po natin. So, ayan po. Hinit po natin yung ating tester sa ampere. Ampere, titingnan natin kung anong value ng compressor niya. Kung high ampere pa siya o hindi. Open po natin yung power. So, ayan po. 2.7, 2.6. Ibig sabihin, high ampere po siya. Kasi, normal amperahin niya, ano lang po siya. 0.6 ampere lang po. Yan po, kung nakikita niyo po, yan po. 0.6 lang po ang pinaka-maximum niya. Kasi maliit lang naman po ito yung compressor na to eh. Yan po, nakikita niyo po sa, ano natin, sa screen. So ngayon, gagawin po natin, papalitan po natin siya ng compressor. Actually, napalitan ko na po siya ng overload at saka relay. Ayan po. Ayan po. Ito po yung overload niya. Ayan, overload niya. And then relay po sa baba. Tatanggalin po natin para makita po nyo. Ayan. Ito po yung overload. Ayan. Ayan po yung overload. Ayan. Ito po yung relay. Ayan po yung relay. Napalitan na po natin siya. Pero ganun pa rin po, high ampere pa rin po. Kaya ngayon, papalitan po natin siya ng compressor. I-update ko po kasi ako, i-update ko po kayo kapag napalitan ko na ng compressor. Tatanggalin natin ang compressor. Saan natin ang chip unit? Eh? Ya hale. Hi, good morning. Good morning. Hi. Are you so Emma? Ha. Did you tell for? Eh? Hey, can you do me to for Ram? So, ya po. Thank you.
yan. Gapit na po natin yung pressure. Ito naman po natin siya ng pressure. Para malaman natin kung mainit yung mga pipe natin. Comment lang po kayo sa baba ng video. Ito to yung style ng pagkakanalan ko kasi ito po yung nagunta ko dito. So yan, 200 na to. Parang po natin yung page. Matignan po natin yung video. So 200 po yung page, ano niya. Pesa yung hangin niya. Babagod po natin ang kanilan para malaman natin kung may hindi wala. I-update ko po kayo kapag ano na, kapag lalagyan na po natin ang pre-jan. Ibabakyan ko po natin yan, baka wala talaga. Bago po natin lagyan ang pre-jan. So hanggang dito na muna po. Bahay po, salamat sa inyo lahat. God bless you in mapagas. So yan na po mga kabatang. Tulad po na sinabi ko sa inyo, ibinabat po natin yung gauge na magdamag. Ito po, hindi pa rin po nagbabago yung pressure niya. 200 PSI pa rin po. Ito po yung high pressure and then the low pressure. So ngayon gagawin naman po natin, i-release po natin yung pressure, then ibabago po natin. So yan po, na-release na po natin yung hangin. Nag-zero na po siya. And then ikinabit po natin tong ang ating refrigerant hose sa low pressure. Then ito po yung vacuum. Yan, i-on na po natin siya. Ayan po. Kaya po tayo nagbabacuum para po mawala yung hangin sa loob ng mga pipe. Ayan po. Kailangan mga 30 minutes or more ang vacuum natin para talagang walang hangin sa loob. So, after 30 minutes, update ko po ulit kayo. So, yun ang mga kabatang. Patay na po natin yung takyan para makakagana po natin ang refrigerant. So, i-off muna po yung gauge valve. Bago po i-off yung takyan. Para po talagang walang hangin. Ayan, nag-off na po natin. So now, kagana po natin siya ng refrigerant. Ang refrigerant po na gamit natin ay R134A. Ito po, R134A. Nakaindikit naman po sa compressor kung anong refrigerant na gagamitin nyo. Kung wala naman sa compressor, nasa sa sticker po na unit. So yan, tatahan po natin. Tignan po natin kasi malamig yan, mayroon po talaga. Stable na siya.
So yan po, oh. Saan po mga kabatang? Naglalaro po siya sa 0.6, 0.7. Kasi medyo malaki ang pressure natin. Wala problema kahit umabot siya ng 0.7 o 0.6, wala pong problema yan. Ayan, maganda po yung init niya. Maganda po yung ano niya. Ang ating pong refrigerant ay ano lang siya, mga 8 PSI. Mga 8 PSI lang po. Ayan po, refrigerant natin. Refrigerant R134. 1348. Nakaindikit din po sa compressor yan. Ayan po. Pati sa sticker po, nakadikit din po yan. Ito po siya. So, hihintay lang po natin mag-automatic yan. Tapos, ipipitch up na po natin. Hanggang dito na lang po mga kabatang. Sana po yung nagustuhan nyo po ang video ko. Oh, don't forget to watch my video, subscribe, and pakiclick lang po ng bell button at select nyo po yung all para updated kayo sa mga bagong video natin. Maraming salamat. God bless you all and more power. Kung may comment lang po kayo, pakicomment lang po sa baba ng ating video. Maraming po salamat.